did you always want to be an actor? Sa totoo lang, Kuya Boy, hindi ko talaga alam yung concept na gusto ko mag-artista. Basta alam ko, mahilig ako manood ng TV, mahilig akong manggaya ng teacher, at dinadala ako ng nanay ko sa sine para panoorin si Nora Honor tsaka si Vilma Santos. And I really enjoy that activity. But in my mind, I did not realize na gusto ko mag-artista. Ang gusto ko talaga ay maging bank teller. Oh. Yes, yung maraming hawak na pera, yung ganon. Tapos hindi gumingit eh, yung ganon. Tapos tatawagin lang yung pangalan mo, Boy Abunda. Tapos lalapit ka, diba? Yung gaganon ka. Ganon. Gusto ko bank teller. Bakit ka napunta doon? Dahil kasama ka ng nanay pag pumupunta sa banko? Yes, yung Happy Savers Club. Hindi ko alam okay, kung all right. Alam niyo yun. Ako naman ang nanay kasi, sa summer, she wanted me to be an accountant. Sabi ko, nai, bakit? Diba? Because she wanted me to work sa PNB. Sa banko? Banko, dahil merong pananaw ang nanay na pag nagtrabaho ako sa banko, parang amin yata yung pera. Tama. Parang ganon. Ganon din yung tingin ko sa bank teller. Sa kanya galing yung perang binibigay. Maganda yung formidable commonality na yun. Yes, saka lagi silang maayos. Tama. Oo, tas lahat ng tao nakatingin sa kanilang ganon. Okay. Yung pala, artista pala yung gusto ko. Pero minsan, kasi lalo na para sa mga bata, it is not an expressed ambition. Uh-huh. It is not an expressed dream. Yeah. Kasi pag tinatanong din ako noon, what do you want to be? Hindi ko alam. Yeah. Oh, nanay wanted me to be an accountant, tatay wanted me to be a lawyer dahil nga sa daldal ko. Pero madaldal ka ba? Ay, hindi masyado. Much later, every time I would be asked, parati kong sinasabi, lalo na nung wala ang aking ama, ay wala lang, gusto ko lang mabigyan ng magandang buhay ang nanay. So, pero wala akong I want to be. Yes. So, doon sa mga hindi nakaka-identify, it's not so bad. It's not so bad. Basta gawin nyo lang yung ano yung trip gawin, hindi tama. Ba? Hindi yung iniisip ko na paglaki ko, gusto ko doktor, ganito, ganito. Well, good for you kung alam nyo agad. Pero right. I'm telling you, nagbabago pa yan eh. Mm-hmm. But did you know, Kuya Boy, I will just share to you. Okay, so naging artista ako kasi yun talaga yung gusto ko. Gusto kong manood ng play, musical, and the first time I saw a musical in the Cultural Center of the Philippines, oh my God, I was blown away. I said, this is the one I like to pursue. What play was it? What musical was it? Dalagang Bukid with Lou Veloso. Wow. Do you remember that? Yes. Cynthia Patag, I think, was there. Ricky Davao was playing grandfather. And then he just revealed himself in the end. And it's magical. And I said to myself, I like this theater. It's big, Cultural Center of the Philippines. Yes. I like this singing and zarzuela. I like this. This is my life. Ganda. So that's why I really like AOS musical. Okay. Lou Veloso and I.